Hello kay Tito Manny Vlog, shout out ha. Tito Manny Vlog. Shout out po Tito Manny Vlog. Ayun, shout out po sa inyo. Salamat. Solid supporter ni Idol Pal Santos Matubang. Ayun, Tito Manny Vlog, paki-subscribe. Bueno, napanood po natin kay Kalinga Prab na talagang si Jemel malaki na po ang pinagbago at talagang parang nagmamatunti-unti nagmamature na po yung kanyang isip at nauunawaan na po ang nangyayari sa ngayon, no. Pag-uusapan po natin yan at bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako ay bumabati muna sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga hermano, hermana. Ito po si Tito Manny Vlog. Sama po kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, mag-iingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganun din po, patuloy po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. At kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy po tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. At maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel. At ito na nga po, no? Si Jemel talagang malaki na po ang kanyang pinagbago kasi maaasahan na rin po siya sa bahay. Dati po talagang puro laro po si Jemel, pero ngayon, no, ito po makikita po natin siya gumagawa na rin po ng gawain bahay doon po kila Kalinga Prab. Ito po meron po tayong talagang konting video clip lang, no? Pero kung gusto niyo pong mapanood ang kabuuan ng video ito, puntahan niyo po doon sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Kasi mas maganda po kung mapapanood niyo ng buong-buo yung video at makikita niyo po yung talagang istorya nung ano, no, nung kabuuan ng video. Puntahan lang po niyo si ano, si yung YouTube channel ni Kalinga Prab at doon po makikita po ninyo ang kabuuan ng video ito. Oh, ito po yung ano, yung si Jemela kung gaano po siya kasipag ngayon sa paglilinis dun sa bahay ni Kalinga Prab. Sipag naman ni Jemel. Yun po, no, makikita po natin dito si Jemel na talagang siya ay okay na, no? At naghuhugas po siya ng plato, no? Dati hindi po natin nakikita na naghuhugas ng plato yan si Jemel at puro laro, no? Puro laro po yung ginagawa. Pero ngayon po talagang si Jemel okay na at nagmamasyob na siyempre yung kanyang isip. Kumbaga dati puro laro pa po ang kanyang nasa isip. Pero ngayon nauunawaan niya po ang lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. At lagi pong pinapaliwanag sa kanya ni Kalinga Prab na tulungan niya nga po si Ate Melissa. No? Kasi siyempre nag-iisa lang po si Ate Melissa at ito po ay isang single mother. Kaya kailangan po na talagang ang tulong ni Jemel, kahit man lang po doon sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid, matulungan niya po ito. Sabi nga po ni Kalinga Prab, alam naman daw, kasi sa ngayon po, yung mag-anak po nila Ate Melissa, nandun po sa bahay nila Kalinga Prab, at pinagsabihan niya nga po si Jemel na alam naman daw po yung pasikot-sikot sa loob ng bahay, kaya siya na lang daw po ang magturo kung paano ang gagawin ng kanyang mga kapatid. At pwede naman daw po silang maglaro sa swimming pool. Pero bantayang mabuti, no? Bantayang mabuti kasi siyempre delikado rin po yung bata pagka yung walang bantay na naglalaro sa swimming pool. Yun nga po ang sabi ni Kalinga Prab. Bantayang mabuti kasi baka mamaya malunod po yung kanyang mga kapatid. At nakakatuwa po, no? Kasi nakikita na po ni Jemel at nauunawaan niya po ang takbo ng kanilang buhay. At ganoon din po unti-unti nararamdaman niya na yung kanyang ina ay talagang mahal na mahal po sila. Talagang pinaglalaban po sila ni Ate Melissa. Kaya yun po, no? At tayo ay lubusan nagpapasalamat kay Kalinga Prab at kila Kuya Bal Santos Matubang dahil nga po sa pagpatuloy na pagtulong nila dito kay Ate Melissa. Sa ngayon po, talagang merong malaking problema si Ate Melissa, no? Hindi po siya nakaka-uwi doon sa kanilang bahay kasi pinagbabantaan nga po siya nung kanyang kapitbahay, no? Kamag-anak din lang po pala niya yung parang nagbabanta sa kanya. At ito nga po, kasalukuyang may parang sinampahan na po ng kaso, no? Wala pa naman pong sinasabi kung sinampahan na ng kaso, pero si Ate Melissa ay nilagay nga sa safety lugar, no? At saka yung mga anak ni Ate Melissa, yung mga kapatid ni Jemel, talagang nilagay nila sa
safeting lugar kasi siyempre hindi po natin alam ang panahon. Hindi naman po sa nagbibintang tayo sa tao, kaya lang siyempre mas maganda na rin po yung nag-iingat. Kumbaga mas mahinam po yung nauuna, yung pag-iingat kaysa po yung parang bara-bara pagdating ng huli kasi mahirap po yung ganun. Kung kailan may nasasaktan na, saka po mag-iingat. Mas maganda na po yung ginawa nila Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab na sila at Team Lisa ay nilagay nila sa safeting lugar. At yun nga po doon sa bahay nila Kalinga Prab. At maayos naman po yung kanilang kalagayan doon. At nung nakaraan nga po, nung sinundo nila yung mga bata, sila po ay nag-Jollibee at doon nga po napagsabihan si Jemel na tulungan si Ate Melissa sa pag-aasikaso doon sa kanyang mga kapatid. Kung gusto niyo pong mapanood, punta lang po kayo doon sa YouTube channel ni Kalinga Prab at mapapanood niyo po ng buo yung aking kinikwento sa inyo. No? Kasi mas maganda po kung mapupuntahan niyo kasi siyempre mas maganda po yung makikita niyo ng habang may nagkikwento, nakikita niyo po yung video. Mas maganda po yung ganun Kaya puntahan niyo po yung YouTube channel ni Kalinga Prab. At doon po makikita niyo na buong-buo yung buong kwento, no? Na yun nga po, no? Na sila at Melissa magkakasama at nagbabanding ngayon, no? Na sila mag-anak. Kumbaga dati hindi po nila nagagawa na sila ay sama-sama na lumalabas. Pero ngayon, yan po, sila ay sama-samang lumalabas at magkakasama po sila sa isang bahay, kasama po nila si Jemel. Kaya nakakatuwa po, no? Bagamat ganun po yung nangyari, ito po at sama-sama po yung pamilya nila, Ate Melissa. At muli pong binuo, no? Nila Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang. Kumbaga, hindi rin po pumayag sila na magkahiwa-hiwala yung magkakapatid at ganun din po si Ate Melissa. Kasi parang nalulungkot po si Ate Melissa pag nakahiwalay dun sa mga anak. Kaya pinakuha po agad ni Kalinga Prab yung mga kapatid ni Jemel upang sa ganun magkasama-sama nga po sila doon sa bahay ni Kalinga Prab. At siyempre hindi naman po yung pababayaan ni Kalinga Prab. No? Si Kalinga Prab po patuloy na tumutulong kay Ate Melissa. At habang inaayos po yung problema, no? Parang kukuha po sila ng bahay na may tindahan. At hindi na nga po ito si Ate Melissa magtitinda sa palengke. Yan po ayon naman sa kwento ni Kuya Bal Santos Matubang. Nung kinausap niya po yung ina ni Ate Melissa, yun po ang sinabi niya na hindi na raw po pagtitindahin yata si Ate Melissa doon sa palengke at kukuha na lang po ng bahay na may tindahan upang sa ganon maaalagaan mabuti ni Ate Melissa yung kanyang mga anak. At yun na nga po, at maganda po na magkakasama sila katulad po ngayon na talagang yun na nga po, nakita ni Jemel kung ano po yung sitwasyon at naunawa na po ni Jemel ang lahat ng bagay tungkol po sa kanilang pamilya. At lagi po yung pinapaliwanag sa kanya ni Kalinga Prab. Kaya maraming salamat sa iyo, Kalinga Prab. At ikaw nga ang patuloy na parang gumaganap na ama, no? Ama, kapatid, si Jemel, no? At alam namin na mahal mo si Jemel. Sige po, maraming salamat po. Ito po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang. Ay po natin, Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads.